Nagkaroon ng mga kilos protesta mga kabataan at mga tsuper upang ipakita ang pagtutol sa programang jeepney modernization. Ano nga ba ang jeepney modernization? Ang jeepney modernization ay actually under ng omnibus franchising guidelines, public utility vehicle modernization program. Ibig sabihin, kasama yung lahat ng mga public utility vehicles na gawin natin. Dalawa ang purpose dito. Decongest kasi traffic na masyado, maraming sasakyan, at saka pollution kasi yung pollution. Kaya ang modernization natin ay kailangan predictable na ang sasakyan, kung anong oras siya dadaan doon. Tapos, komportable ng ating mga pasahero. Tapos, ito yung panahon na lahat ng mga units kailangan ng gumamit ng Euro 4 engine. Ang Euro 4, inalis na doon yung petronate at saka nitrogen. Na yun ang nagpapasira sa climate. Kaya lahat-lahat ng mga public utility vehicles, kasama na yung bus, minibus, vans, yun ang mga denominations natin, tourist transport service, school transport service, tapos trucks, mayroong trucks for hire. Yung lahat sila ay magiging Euro 4 engine na. Sa POJ naman natin, yung sa jeep, kailangan, aside sa Euro 4, ang dimension kailangan makakatayo na yung pasahero. Pagpasok, hindi ka na makayuko. Plus, dun ay allocated na upuan doon sa mga senior citizen, PWD, at saka low floor. Sabihin, hindi ka na mahirapan pag-akyat. Yung wheelchair nila ay pwede na umakyat. Plus, libreng wifi, may GPS, may tawag nito yung fare collection system, automatic fare collection system. Hindi na tayo gumagamit ng cash, kapareho ng LRT at saka MRT, card na itatap na lang natin, magbili na lang tayo, ano ba, wait ka 100 pesos, itap na lang. So, iwas yun sa mga gold uppers kung meron pa man. Convenient na, hindi na kasi ibigay ninyo. Ito yung kasama sa mga features sa modernization. Merong 80,000 na pang down nila doon sa bangko para sa kukunin nila na bagong units. Ayon kay sir, mali umanong sabihin na ang mga modernisadong jeep ay hindi abot kaya sapagkat magbibigay ng 80,000 subsidyo ang pamahalaan. Ang isang unit ng jeep ay nagkakalaga ng mula 1.6 million hanggang 2.4 million. Ang naiuwi ng isang chopper ay mula 200 hanggang 700 pesos lamang. At ang minimum na bilang ng jeep na kailangan bilhin ay 12. Aabot ng 9,600 ang kailangan bayaran ng chopper araw-araw. Sakayan po ba kayo sa jeepney modernization? Para sa ko, dahil ta medyo mahal ang mga euro mo niya, nang saka tested na so dati yung jeepney mo niya. Kuya, sangayon po ba kayo sa jeepney modernization? Hindi mo kasi sangayon. Bakit po? Kasi maraming yung driver na wala ng trabaho. Wala namang bibili ng bagong sasakyan kasi ang mahal. Ayun ako sa programa ng gobyerno. Ay, alam. Yung ibang sistema, ibibiyado sa mga may-ari.
Ano naman kaya ang pahayag ng mga pasahero? Sangayon po ba kayo sa jeepney modernization? Hindi. Bakit po? Kasi kung iisip-isipin, ang mga jeepney drivers natin ngayon, hindi naman siguro talagang iba sa atin na mahirap. Mahirap yung pinapanakalang pagbabago. Siguro kung may sapat na pondo na makakatulong sa mga jeepney drivers, kasi madaling sabihin, pagpapalit, i-modernize, but then again, sa application, napakahirap na. Try to think na yung mga tao na nasa laylayan, sila pa yung mas mahirap. Wala po silang pambayad dun sa yun nga po sa bagong jeep na lalabas ngayon. Tapos po yung mga estudyante at yung mga pasahero po mamahalan po sila sa pamasahe. Okay. Ang alam ko, matagal na to, this was around 10 or more than years ago, na nagkaroon ng parang memorandum or some sort of decree na darating yung time na i-phase out talaga yung mga jeepney. So, they were given the chance to prepare, to upgrade. Matagal na to, itong phase out na to. So, ngayon lang yata yung full implementation talaga niya. Do you agree with the jeepney modernization? Why? Yes, para yun nga, to prevent some accidents na nangyayari sa sa kalsada, lalo na sa mga naga-commute, dapat palaging safe pagpupunta sa work. Ang programang modernisasyon ng jeep ay magre-resulta sa kawalan ng trabaho o kawalan ng sariling prangkisa ng mga driver. Ang lipunan at pangangailangan ng mamamayan ay nagbabago sa paglipas ng panahon at kailangan nating makiagapay sa mga pagbabagong ito. Subalit, upang tayo'y makaagapay sa pagbabago ay kailangan ng sapat na suporta mula sa gobyerno, lalo na ng mga nasa laylayan sa lipunan. Hindi pa sumisikat ang araw, kailangan ng bumangon ng kahit papaano'y matugunan ang sikmurang nagpapalahaw, ang problemang naglisaw ang siyang pumupukaw. Abutin man ang hating gabi, hindi pa rin sapat ang iuuwi. Kulang pa paano na kanyang namutawi. Araw-araw na lamang bang masasalabit? Paano na lamang ang mga araw-araw na nagmamaneho sa lubak-lubak na daan? Sasapat pa ba upang matugunan ang anak na nangangarap ng may magandang maibihis at guminhawa ang buhay ng amang nagpapawis? Ilang pasahero ang kailangang isakay ng anggaputok na kinhaway maging abot kamay? Ilang kanto ang kailangang hintuan ng ang mga pangangailangan ng pamilya matugunan? Sila ang may hawak ng manibela, subalit di marating ang lipunan ng trangkilidad, kung saan hindi umiiral ang pagkagahaman. Hindi kaya ang makina ay kontrolado ng iba? Umiikot nga ba ang gulong ng buhay? O habang buhay na lamang nakalupasay, ang mga nasa taas ay walang humpay ang pagkaway, samantalang ang mga nasa laylayan ang laging naiipit at umaaray? Magkakaiba kaya ang hugis ng gulong? Bakit puro panaghoy ng hilahil ang sahangin ay bumubulong? Ang gulong kaya'y itinali? Ang gulong kaya'y may batubalan? Ang gulong kaya ay parisukat? Kay hirap pumangat? Kay hirap pumusad ng buhay?